pasamos por algo. Jesús, Padre ng kapayapaan, inilatag mo ang lahat ng mga tao sa kanluran ng iyong kamahal-mahal ng puso. Upang walang makasalanan sa kanila. Palagiin mo walang bangit ang kanilang walang nakamain na sa araw-araw ay makawag sa iyong kamahal-mahal ng katawan. Palagiin mo walang bumis ang kanilang mga labi na araw-araw ay nililinis ng iyong kamahal-mahal. Panagiging malinis at himakundo ang kanilang puso na may lapidang tatak ng pagkapali. Paligiran mo sila ng wala na pag-ibig at ipagsandalan sa mga makundong bagay. Paspasan mo ang kanilang gawain ng saganang muna at gawain mo ang kanilang pinagbibiguran ay magbibigay nila at alimutin sa lupa at sa langit sila nawa ang kanilang walang hanggang kalimutan. Panginoong Jesus, ako ay susumamo para sa tapat at masigasig na tayo, para sa di tapat at nalalamig ng mga tayo. Sa mga paring gumagawa dito o sa ibang bansa, para sa iyong paring natutukso, para sa iyong nalulungkot at napapabayaan ng mga tayo, para sa mga batang paring, para sa mga matatandang paring, para sa mga may sakit na paring, para sa mga nag-aaral ng buhay ng mga tayo, para sa mga kaluluwa ng mga tayo sa purgatorio. Higit sa lahat, itinatawid ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbibigay sa akin, ang mga paring naggawa ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang mga paring dinaluhan ko sa pagbibisa at nagbigay sa akin ng iyong katawaran ito sa banana ng ang mga paring nagtulo sa akin, ang lahat ng mga paring pinagkakautahan ko na doon sa anumang bagay. O Jesus, panatitin mo palapit sila sa puso mo at pagbigay mo sa kanila ang biyaya ng maaraw ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Magsiyo po tayo. Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa Banalay ng Istila. Ngayon ay ikadalawang Linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. Hindi natin niya ang ating mga sarili sa pagtanggap sa kanya. Hindi
natin ang pagpapatawad ng awa ni Jesus. Inaamin ko sa pagpapagaling ng Diyos at sa inyo mga kapatid, kalubha at nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking kapatulan. Kaya isinasamo ko sa pangalagay ng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa tayo mga pangyayari ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumaya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulong ay isinugo sa gitna ng bayan
upang lahat ay aguhin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang buwang ay ganito ang sinabi, halika yung inyong kainin ang pagkain ko, tatunggain ang inuming ilaan ko sa inyo. Bisamin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang kahapon at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa katawang ating hain ay nananahan sa
papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain na bibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtatalo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin na manglila? Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malimang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsubo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi kakatulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain yun." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupulit na namin pa ito, Jesucristo, magsimulong po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Minsan po tumalaw ako sa isang kaibigang parang exorcist. Yan naman yung exorcist, di ba? Sila po yung mga nag-exercise na mga sinasakyan. So, pagtalaw po, usually pag tumalaw ako sa kaibigang parang, yun ang dinitig ng kakad yung laman ng ref. Na, halata naman po, ano? Yung laman ng ref. At nagulat ako, nung pagpukat ko ng ref niya, ang laman ko ay biskuit at saka sesko. Sabi ko, "Father, mahilig po ba kayo sa biskuit at sesko? Sa lahat ng juice, sesko talaga." Sabi niya, "Ah, hindi sa akin yan, ano, kung ano yan, hindi sa akin yan." Eh, para sa totoo ito, sabi ko, sabi niya, "Ah, para yan sa mga dinadala sa akin na minsan nakala sinasapian, yung pala, gutom lang." Kaya pinapakain mo na. Alam niyo, minsan talaga po, kapag nagugutom tayo, ito'y nangyayari sa atin. Minsan hindi tayo nakaisip ng tama, minsan pa lang ang nangyayari sa atin, no? Kaya ito yung isa sa mga dapat tugunan, yung primary na dapat tugunan natin bilang mga tao ay ang gutom. Pero alam, nagiging complicated din yung pagtugon sa mga gutom. Like for today, you know, sa panahon natin, kailangan organic at all natural. No, sa amin po, sa bahay namin ng mga bata kami, kapag ka tatay ko natanda, kung ano yung makalagay sa mesa, kainin mo. Walang mamimili. Kung ayaw kumain, pahala ka magutom. Ganun po yun sa amin. No? Kaya naman po, ngayon, wala ka masyadong arte sa pagkain. No? Wala ka naman po. Pero, no, yun, no? Ngayon, nagiging ganun eh. No? Kailangan health-conscious diet. Kapag ka natural, pagka organic, mas okay. These are food which have been chemically treated with additives. No? So, ano yung principle? Bakit kailangan na ganito yung mga kinakain ngayon? Kasi sinasabi daw, we become what we eat. Kung ano yung kinakain natin, kadalasan nagiging tayo. Kaya naman kung mahilig tayo sa mga junk foods, no? Malamang nilalagay natin yung mga sarili natin sa kapakamakan, no? Papalagay sa sakit. O kaya naman, kapag tayo kumakain ng masusustansyang mga kota ng mga pagkain, mas nagiging malusog po tayo. Alam nyo, ngayong araw na ito, tinuulit na naman sa atin ni Jesus na siya ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang sagot sa lahat ng mga gutom. Pero, nakita natin ang reaksyon ng mga Hudyo nung panahon niya. Diba? Nagtanungan at parang hindi nila matanggap. We should understand the Jewish culture first before we judge them. Bakit? Para sa Jewish culture, no, they have blood to be the seed of life and therefore sacred. O, apart from thinking na, cannibalism, kasi naman yung sinasabi ni Kristo, no, flesh and blood. So, parang alihiyan natin, ayaw nila ng cannibalism. Pero hindi po. In Jewish culture, they held blood so sacred, no? Because this is the seat of life. Kaya may pangasang pagbabawal po sa Old Testament ng pagkain o pag-inom ng dugo.
Sa Pentachok pa lang, yung unang 5 litro, 8 beses na pong binanggit na bawal uminom ng dugo. Kaya naman, maintindihan natin bakit para sa kanila bawal. Dahil ang dugo ay banal, sumisimbolo sa buhay, at ang buhay ay mahalaga sa Diyos. Kaya ang pagkain ng dugo ay nangangahulugan ng pagkain sa Diyos. Kinakain mo yung Diyos na isang paglabag sa kabanalan. At yun yung interpretasyon nila. Kung titignan natin yung interpretasyon ng mga kapatid natin ng Diyos, no? In a way, parang inilalay nila ang Diyos sa kanila. Parang ang Diyos ay napakataas at sila ay napakababa na hindi karapat-dapat sila tumanggap, no? Na kung ano man ang galing sa Diyos. Alam niyo, mahalaga kung maunawaan natin itong kulturang ito ng mga Budyo, kung bakit gayon na lamang ang pagtutol at pagwestiyon nila kay Jesus nang sabihin nila ni Jesus na ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi simula pa lang pagkabata itong mga kapatid natin ng Diyo, they are being strictly trained to follow the commandments. So pag sinabing bawal, bawal. Pagka ginawa mo ito, you will be cut off from the community. Hindi ka kinilalaing parte ng kanilang pamilya o ng kanilang komunidad. Kaya nga nakakasal din sinabi ko sa Book of Leviticus, no, sabi ganun, every person who partakes of any blood shall be cut off from his people. Ganyan na lamang ako at ang ating mga kapatid na Udyo na makawalay sa pamilya ng Diyos. Pero ngayon, kung narinig natin si Jesus, inaatasan ni Jesus ang mga alagad niya na uminom ng kanyang dugo. Eh talaga namang mandalaki yung mga mata ng kapatid natin ng Udyo nung panahon ngayon. Kasi hindi katulad natin ngayon na nauunawaan natin ang dugo ni Kristo, no, ay ang alak na inaaray natin. O yung katawan ni Kristo ay yung tinapay na binibigay sa atin kapag kumunyon. Pero sa kanila noon, hindi pa nila noon mai-absorb kaagad. No? Dahil nandun pa si Kristo sa kanila. No? Alam niyo po, ang Ebanghelyo mula kay San Juan, the Gospel according to St. John, is not just a literary piece. Na pagka sinabi ni San Juan, ay literal na natin kukunin. May mas malaking nakahulugan at pag-aambing na ginagawa sa San Juan, no? So in the Gospel for today, malinaw kay Jesus na sinabi niya, kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo, na iniatas niya sa mga tao na kainin ang Diyos, to take in God, sapagkat malinaw sa kanya yung katotohanan that we become what we eat. Hindi lamang nais ni Jesus na kainin natin ang Diyos, hindi lang ganun kaliteral, kundi maging tawangis, maging katulad at maging kamukha natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya at higit sa lahat, makibahagi sa Kanyang buhay kabanalan. Alam niyo naman, no, sa una pa lamang, no, minsan nakakagulat talaga yung idea, no, kainin ng laman, kainin ng dugo. No? Pero sa kwento pa lamang sa atin, sa Old Testament, no, sa paglingha pa lamang ng sanlibutan, natinignan natin na ipinagbawal sa ating unang mga magulang na kainin yung forbidden fruit, no? Na palagi na lang sinasabi natin na apple, hindi naman tayo sure kung apple ba talaga ito. No, basta forbidden fruit, dahil ang sinabi ng nalansin sa kanila, no, na serpent, ay magiging katulad nila ang Diyos. Okay? Magiging katulad nila ang Diyos. And hindi naman talaga masama na magiging katulad ng Diyos, dahil noon pa man, dahil nung nilikha tayo ng Diyos, He created us in His own image. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos na maging kamukha na tayo. Kaya lang tayo minsan, no, kagaya ni Adan at Eva, no, gusto natin mangyari ito ng, sa pamamagitan ng pagsuway o sa pamamagitan ng convenience natin. Ah, gusto ko ganito pamamaraan ko kukunin. Okay? Kung isipin po natin, nung una pa lamang ninais na ng Diyos na maging katulad niya tayo, nilikha niya tayo pamukha niya. Kaso ang pagiging katulad niya ay hindi makukuha ng pilitan o pagsuway. Kaya naman, as it continues sa New Testament, nagpatuloy po yung tawag na ito ng Diyos sa pakikisalo sa kanyang buhay kabanalan. At ito rin yung tinuro sa atin ng mga unang mga pinuno ng simbahan sa kanilang katuruan. At ito po yung tinatawag natin deification. Deification meaning a process of becoming or becoming like God. No? Hindi maging Diyos, pero maging kamukha ng Diyos, maging tawangis ng Diyos. Na tayong lahat ay tinatawag na makibahagi sa buhay ni Kristo bilang mga parte ng kanyang katawan. And what is this body? The church.
tayo yun, no? Maging kamukha tayo ng Diyos. And sa Revelation itself, no? Sa Book of Revelation, itong pangako na ito, itong pagnanais na ito ng Diyos ay pinahayag. Sabi, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang maupo kasama ko sa trono. So, ibig sabihin, nais talaga ng Diyos hanggang sa dulo, no? Makasama tayo. From the very beginning until the end, God wanted us to become like Him. Lumalapit ang Diyos sa atin, tayo madalas yung lumalayo. Yeah? Nais ng Diyos na maging kamukha natin. And Jesus offered to us the way. And what is this way? Participating and receiving Him in the Holy Eucharist. Sa tuwing tinatanggap natin si Kristo, tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo sa anyo ng tinapay at alak, no? Nagiging kamukha niya tayo. Jesus invites us to eat His flesh and drink His blood every time we participate in the Mass. For what purpose? So that we can share the divine life, the divine being of God, so that we can become like God, sons and daughters of God, of our Father, because we become what we eat. Okay? So, tatandaan natin, when we eat Jesus, we become more like Jesus. Ipakayag po natin ang ating pananampalataya. Nawa higit nilang mapahalagahan ang
Eucharistia sa kanilang masiglang paglahok sa misa. Manalangin tayo. Jesus, pagkain, ibigay buhay, ibigay mo kami. Para sa nakadarama ng pagtanggi, para sa mga may sakit at mga nag-aaraw buhay, nawa malasap nila sa komunyong sakramental ang bukal ng kanilang pag-asa at ang ugat ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, pagkain, ibigay buhay, ibigay mo kami. Para sa ating lahat na narito sa pagdiriwang ng Eucharistia ngayon, nawa isabuhay ang diwa ng ganitong sakramento sa pamamagitan ng tunay na pagkakawang gawa at lubos na handaang tumulong. Manalangin tayo. Jesus, pagkain, ibigay buhay, tahimik natin ipanalangin ang ating mga pagsasalihin ng Lilina. Manalangin tayo. Jesus, pagkain at ibigay buhay, Panginoon Jesus, sa lakas sa iyong napakahalagang kaloob na Eucharistia, naway lagi kaming mamuhay at isulod sa mensaheng umaabot sa amin sa pamamagitan ng kapitang sakramento ito. Ikaw ang nabubuhay na lahat ng magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. Thank you.
buhay. Ama naming banal, ikaw ang buhay ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Paano niya pinag-iisa po sa loob ng Panginoon, so hinawakan niya ang pinakay, pinasalamatan ka niya, pinagkatilali niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming obispo ng kanyang katuwang na obispo at ng kanyang kapargan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila pagpulihin sa iyong kaliwalagan. Kawan mo at pagkintapatin ka rin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kapatid niyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluluhod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang God.
Hinihingin namin kamiyadya sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. So
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ibuo kayo para sa pagbabaspas. Nawa ang tinanggap ninyong Eukaristiya ay magbunga sa inyong buhay. Amen. Nawa iadya kayo ng makapangyarihan Diyos sa lahat ng mapamahan at puspusin kayo ng bawat mabuting kaloob. Amen. Nawa manungkol kayo sa kanyang landas ng manalalaman kung ano ang tama at mabuti. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayo sa kapayapaan at mabuhay sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Salamat.